ang kaniyang ngalan ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awigitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Kumuha tayo ng lakas mula sa banal na Eukaristiya upang mas tumibay pa ang ating pananampalataya at mas malalim pa ang debosyon natin sa Poong Jesus Nazareno. Ginugunita po natin si San Alfonso Maria ng Ligori, Saint Alfonso's Ligori, obispo at pantas ng simbahan. Siya po ang pundador ng mga Redemptorists, ang mga paring Redemptorists. Sila po ang nagtataguyod ng debosyon sa ina ng laging saklolo. Mga kabatid, aminin po natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong sambayanan. Ipagkalo mo sa diwa ng obispong si San Alfonso Maria na nagmamalasakit sa kapwa aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamta namin ang langit na tinamo niyang gandimpala sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taon ding iyon, na ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng pagkahari ni Sedekiyas sa Huda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Asur ng Gabaon. Sila nooy nasa patio ng templo, sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao. Ang sabi ni Ananias, ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babylonia. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at nala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Esokonias, anak ni Haring Joaquim ng Huda, ang lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babylonia.
aalisin ko na sa kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia. Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias nang narinig ng mga saserdote ang lahat ng naroon sa patio ng templo. Amen. Ganyan nga sana ang gagawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo, mababalik mo sana rito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinilaroong bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, paggutom at salot sa maraming bansa at tanyag na mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na iiral ang kapayapaan, saka lamang natin malalaman ang Panginoon nga ang nagsugo sa Kanya. Pagkarinig yun, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi sa lahat ng naroroon, sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa. At ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon. At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon, mula nang balihin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias, pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor at magkakagayon nga sila'y paglilingkurin nila sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang. At sinabi pa ni Propeta Jeremias, Ananias, hindi ka isinugo ng Panginoon at pinapaniwala mo ang isang kabuluanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka roon din ito sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon. Nang ikapitong buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ay mabuti, ituro ang iyong aral. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihiyag ko iyong tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sayo ay may takot, maging yung mga tao na alam ang iyong utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautosan upang hindi mapahiyat tamuhin ko ang tagumpay.
Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako'y nagbubulay sa bigay mong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Magsitayo na po ang lahat. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kaniyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang lugar, ilang na lugar. Nang mabalitaan naman yun ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at dumakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya napakaraming taong yaong. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na nadala nila. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, ilang ang puok na ito at malapit ng lumubog ang araw. Papuntay na po ninyo sa mga layo ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala siya sa langit, nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-piraso ang mga tinapay at inuutos sa mga alagad na ipamigay yon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakul ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat po. Simula ng panibagong linggo, tayo po'y nagninilay sa salita ng Diyos. Kinakausap natin ang Panginoon. May konversasyon tayo. Gusto nating mapalalim. Ano ba ang gusto nyo? Paano ko pa kayo mapapaligaya? Ang mga pagbasa, may pahudyat na mga aral. Propeta Jeremias. Sino ba yung tunay na propeta? Kinausap ni Jeremias.
ang isang kuwad na propeta. Itong propetang ito, maganda kasi ang mga sinasabi. Ika nga sa manghuhula. Yung gusto mong marinig, ay, uy, ano kaya gustong marinig nito? Ayun. Para, di ba, ganun tayo? Yung magandang marinig, yung gusto mo, hindi ka tunay na propeta. Binobola mo lamang ang tao. Hindi kagaling sa Diyos. Sabi ni Jeremias, kasi ito'y panahon ng pagtapon nila sa Babilonya, yung makapangyarihang hari, Nebuchadnezzar. Sabi ng bulaang propeta, gaganda na. Sabi ni Jeremias, hindi, lalo pang patuloy ang paghihirap, lalo pang mahihirapan tayo. Yan, nako. Kaya yung mga tao, ayaw marinig si Jeremias. Pero totoo, dahil sa kasalanan ng tao, sila'y tinapon nasa kaptibidad ng Babilonya at patuloy at nadadagdagan pa ang parusang natamon nila dahil sa kanilang mga kasalanan. Paalala po yan. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo, pagpapahalaga ito sa banal na misa sapagkat itong pagpaparami ng tinapay, 5 tinapay, 2 isda. Meron 5,000 lalaki, hindi pa kasama sa bilang ang mga babae at mga bata. Sabi ng mga apostol, nagkikwenta sila, magaling sila sa matematika. Panginoon, gagabi na, magugutom yung mga tao. Tapusin na natin ito. Sabi ni Jesus, kayo ang magpakain mo. Paano mangyayari ito? Kay Jesus, itinuturo niya ang kahiwagaan. Ito'y patikim, tinuturo ang mirakulo ng Eukaristiya. Lahat ay mabubusog. Lahat makikinabang. Libo-libo at sobra-sobra pa ang natira. 12 bakul pa ang natipon nila. Ito ang larawan, mga kapatid. Walang imposible sa Panginoon. Akala natin kulang, ngunit hindi lang sapat, labis-labis pa kung tayo maniniwala. Ito'y simbolo ng Eukaristiya. Ano yung mga aksyon? Kinuha ni Jesus ang tinapay. Tumingala sa langit. Nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso at ibinigay. Ito po ang mga Eukaristiyang aksyon. At nangyayari ito tuwing misa. Ito po ay sinasariwa namin sa pagdiriwang ng Eukaristiya bilang mga hindi karapat-dapat na pari upang ipaalala sa atin ang bangketing ipagkakaloob sa atin sa kalangitan. Una muna, ang daan ng deboto ay pagpapakasakit, pero din may kaluwalhatian, pero dadaan tayo sa krus. At pangalawa, halagahan natin ang kahalagahan ng banal na misa. Tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Alfonso Maria de Ligori, ang mga redemptorista, siya po ang pundador nito, itinatuguyan ang debosyon sa ina ng laging saklolo. Nawa po ay tumalima tayo sa kalooban ng Panginoon. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, natitipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo ang nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo na may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan, sa kanilang mga pangangailangan. Tugon po natin, Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo, naway sumaksi sa salita at gawa, sa pag-ibig at kalinga ng Diyos, sa mga nangagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga leader ng mga bansa na may pinanghahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na maipamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan ng buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ama naming nasa langit, bigyang pansin kaming nangangailangan ng iyong habag. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at huwag mo kaming ipahintulot na mawalay sa iyo. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ating alay na alagad tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa harapan. Alay namin inyo pong tanggapin at inyong babanalin, at kung mamarapatin inyo pong itong gawin, katawan at dugo ni Jesus. Ating alay na alagad tinapay mula sa ating ani sa lupait ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa pag. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng Espiritu na, ipinagkaloob mo sa kay San Alfonso Maria para may pagdiwang ang paghahain ito at sa pamamagitan nito ikaw ay mapaghandugan
ng sariling pamumuhay bilang banal na alay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Alfonso Maria ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol. Kaisa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami, nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa intinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Alfonso Maria de Ligori, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo nga aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap
Ito si Jesus at ang puso'y kaysa iya tinanggap. Ito si Jesus at ang puso'y kaysa iya. Pagkain kaniyang bigay, kumuniyon tayong lahat. Tumira sa loob ko, buklot tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysa iya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysa iya. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahat ng pag-ahain ng pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung kanilang nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala ng mga pangako sa binyang na ikaw ibig at paglilingkaran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.